Mag-comment kayo, mga kababayan. Ang tao ba ay sa pagkain lang ba nabubuhay, mga kababayan? Sa ayuda na lang ba tayo mabubuhay? Bayan, magandang araw. Once again, ito ulit si Esme TV ko, ang laging nagbabantay sa kalikasan. Nandito tayo sa Manila Bay upang magatid ang mga bagong kaganapan dito. Alam niyo ba yung issue ngayon, mga kababayan? Pinapatigil na naman ang nourishment ng Dolomite. Ang pagpapaganda ng Manila Bay pinapatigil dahil sa pandemic. Anong masasabi niyo, mga kababayan? Mga mahal kong mga Pilipino, mga kababayan ko na gustong pagbabago, anong masasabi nyo? Gusto nyo ba na ipatigil itong rehabilitation? Gusto nyo bang bumalik yung mga basura? Mag-comment kayo, mga kababayan. Ano ba ang nasa puso nyo? I-comment nyo sa baba para malaman po nila na ang karamihan sa mga kababayan natin ay pumapayag na i-rehabilitate ito, na hindi na pwedeng bumalik yung mga basura. Kasi gusto nila ibalik ang basura, mga kababayan. Diba? Ikinahiya mo noon ang Manila Bay dahil sa damakbak ng mga basura dito. Ngayon, maging proud ka dahil isang pangulo lang ang nakagawa na ipalinis ang Manila Bay. Marami nang nagdaan na mga administration. The only president na gumawa ng paraan. Nalinisin ang kapaligiran, lalo-lalo na dito sa Manila Bay. Only President Duterte. Bigyan din natin ng credit ang secretary ng DNR, na si Secretary Roy Simato. Tignan nyo, mga kababayan, pagka magaling ang mga leader, ang tao susunod. Diba, mga kababayan? Kaya salamat sa inyong suporta. Once again, ito ulit sa SBTV ko. Basta mag-comment kayo sa mga sinasabi ko. Gusto nyo bang ibalik ang basura? Mag-comment kayo. Kayo ba'y kakampi sa mga nagpapatigil sa rehabilitation? I-comment nyo. Kaya salamat ng marami. Ito po, mali si SBTV ko, mabuhay po. Yan, kumustahin po natin ang Dolomite, mga kababayan. Nakikita nyo talagang nourishment po yung ginagawa ng ating government. At hindi mapigil ng mga kontradista. Kasi nga, sabi nila, pandemya daw. Talagang pinapatigil po yung ginagawang paglalagay ng mga Dolomite dyan. Kitang-kita nyo, mga kababayan, sobrang ganda. Dati talagang puro basura dyan, ang baho. Yan ang mga gusto nilang ilagay dyan. Pag puro basura, hindi sila nag-iingay. Pero pagka malinis na at pinapaganda ng gobyerno, talagang ayaw nila. Gusto nila puro basura, puro ayuda ang sinisigaw. Mga kababayan, hindi lamang nabubuhay ang tao sa puro ayuda. Paano naman ang ating kapaligiran, mga kababayan? Ang turismo. Pagka napagandang Manila Bay, ang ekonomiya natin tataas.
ang mga build program natin. Talagang tataas ang kalidad. Gaya ng Malaysia, Thailand, Korea, Japan. Di ba mga kababayan? Ayan mga kababayan, magandang araw at Mayong 8. Talagang dinadagsa na ng mga Hollywood star dito sa Manila Bay. Talagang nagseseksihan yung mga naglalakad dito mga kababayan. Ang galing ano ha. Diba, dumating lang ako, may dumating na sexy. Mag-comment po kayo mga kababayan ng masasabi nyo dito. Oh, di ba mga kababayan, ang ganda. Kasi nasabi na naman ang kilalang angkor na sana daw itigil itong ginagawang pagtatambak at nourishment ng dolomite. Sabi niya, pandemic po! Itigil yan, itigil! O, kita nyo. Eh, nagpapalipad ang drone, o. Galing, eh, o. O, diba, anong masasabi nyo, mga kababayan? Dahil, ang tagal lang may budget ang rehabilitation. Pero pag puro basura yung nandito, wala kayong imik, hindi nyo pinapansin. Pero ngayon nga pinapaganda na ang Manila Bay. At yun naman yung gusto ng karamihan sa ating mga kababayan. 99% ang pumapayag na pagandahin ang Manila Bay. Yung mga kumokontra, wala pang 1%. Sila lang yung maiingay, pero pag nag-ingay ang taong bayan, wala kayong magagawa. Dahil nung sobrang baho at bantot ng Manila Bay, hindi nyo pinapansin. Pero ngayon na maganda na. Ngayon kayo nagsisisigaw at nagangangaw-ngaw. Kita nyo mga kababayan kung anong uring isipan sila, puro talangka. Bakit, mga kababayan? Sa pagkain na lang ba nabubuhay ang mga Pilipino o ang tao? Sa pagkain na lang ba tayo nabubuhay? Mag-comment kayo, mga kababayan. Ang tao ba ay sa pagkain lang ba nabubuhay, mga kababayan? Sa ayuda na lang ba tayo mabubuhay? Ayaw nyo ba ng magandang kapaligiran? Gaya ng nakikita ko, maingay pala ito mga kababayan. Sige, ingay ko. Ayan o, galing na. O, diba mga kababayan? Sabi nga sa Biblia, ang tao hindi lang nagbubuhay sa pera, kundi sa pagkain, hindi nawawala ang pagmamahalan at pag-ibig ng ating puso, mga kababayan. Pero pagka greedy ang pinairal natin, sariling interes, na hindi sariling interes ng buong bayan, ayan po ay pinagbabawal. Nasusulat yan. Basahin nyo po sa Biblia.
kung ang pinapairal nyo yung sarili nyong interes at bulsa, hindi kayo makakatungtong sa pintuan ng kaligtasan. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Anirmon. Kaya mga kababayan, maraming salamat. Once again, ito po sa SBTV ko. Mainit na, alas 10 ng umaga. Mayo 8. Kaya salamat sa inyong suporta. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mga kababayan, subscribe din ako. Bilis! Bilis-bilis! Ang hindi lang naman nagsusubscribe sa atin, yung mga ano eh, kilala nyo yung mga yan.